ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Magandang hapon sa lahat, sa mga taga-Duwole. Kami po ay mangangaral sa salita ng ating malikha ng langit at lupa. At kami nangangaral, wala kami dalang support dahil hindi namin kaugalian na magdala ng support upang manghingi. Ay nangangaral kami libre, walang bayad. Dahil ang salita na ating pakinggan ay walang bayad, libre din. At bago tayo magsimula, manalangin tayo, Aba Yahawa, Alayam. Sa hapong ito, kami po'y humingi sa iyo ng gabay. At sa aming pangaral, bigyan mo po kami ng double portion of anointing upang ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kapulungan. Ito'y papasok sa kalaliman ng puso ng bawat nakapakinig ng salita kahit sa YouTube channel. Salamat po, Aba Yahawa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Mashiach Yahawa Shai, na aming tagapagligtas, Yaman. Okay, sa oras na ito, ang salita po ng ating malikha na dais namin iparating sa inyo, ay ito'y pinamagatang ang tao ay likas na makasalanan. Ang tao ay likas na makasalanan. Yun po ang pamagat ng salita ng Alahayam na ating pinangaral. Man is by nature sinful. Bakit ang mga tao ay makasalanan? Alamin natin, ukatin natin sa mulang pasimula, bakit ang lahat ng mga tao sa buong daigdig ay makasalanan? Ito po sa Roma, chapter 5, verse 12 to 13, sinabi po dito from Hebrew, original Hebrew Bible, i-translate na natin ang Tagalog sa Kainis. Ang sabi rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Isang tao ha? At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. At dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Hindi tayo mananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Kaya lang tayo nagkasala dahil may kautusan at yung kautusan ating nilabag. Pero kung walang kautusan, anong gagawin mo, hindi kaya kasala. Kasi walang kautusan. Pero kung mayroon ang kautusan, may batas na, lumalabante sa batas, doon po tayo nagkakasala. Ngayon, ang sabi rito sa English, therefore just a sin into the world through one man. Tao, lalaki. Ang nagpasok sa kasalanan sa mundo, man, lalaki. Hindi babae. Sino ba yung lalaki? Si Adan. Sabi nila, di ba si Eva ang kumain ng una sa prutas sa pinagbabawan? Si Eva ang nagpasok na kasalanan. Ang Bible malinaw na lalaki ang nagpasok na kasalanan. Bakit yung kinain ni Eva nagkasala, nakapasok na ba kasalanan sa mundo? Hindi. Dahil hindi under the law sa Eva. Ang sinabihan ng ating malikha na si Aba Yahawa, Aba Yahawa na kalagay sa original Bible, hindi Yahweh, hindi Jehovah, Yahawa. Sinabi doon ni Yahawa kay Adan, makakain ninyo ang lahat ng halaman na dito sa paraiso, sa Garden of Eden, maliban sa isang puno na nasa gitna ng paraiso na nagbigay ng knowledge, good and evil, huwag ninyong kainin yan. Huwag mong kainin yan.
ang batas ay may alam lang po. Ngayon yung kinain ni Eva, kasi si Satanas pumasok sa ahas, at yung nakaharap ni Eva ang ahas, si Satanas po ang nasa loob doon. Fallen angel. Ngayon, yung kinain ni Eva, hindi pa nakapasok ang salanan dahil si Eva hindi siya under the law. Hindi siya saklaw sa batas, pero yung kinain ni Adan, doon na nakapasok ang kasalanan sa mundo. Bakit kinain ni Adan? Sabi ni Adan, Eva, bakit kinain mo yan? Pinagbabawal sa atin yan ni Aba Yahawa. Ito kasi nga ahas eh. Nako, kinain mo yan, mamamatay ka, mag-isa na ako sa buhay. Dahil mahal kita, kakainin ko na rin yan para dalawa tayong mamatay. Mahal kasi ni Adan si Eva. Yung kinain ni Adan, nakapasok na kasalanan sa mundo. Yung tinawag na original sin. At lahat tayo ay nakapagmana sa kasalanan ni Adan. Kung bakit lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan dahil lang sa isang taong si Adan na kumain sa pinagbabawal na pagkain. Yan po ang katotohanan. Ngayon, dito sa Roma chapter 3, verse 10 to 12, ang sabi nito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaunawa, walang naghahanap sa alahayam. Ang lahat ay lumihis ng landas na pagkasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan. Yan ang napala ng lahat ng tao sa buong mundo dahil sa kasalanan ng isang tao, si Adan. Sa kasalanan ni Adan na tayong lahat ay namana natin ang tinatawag na original sin. Whether you like it or not, makagawa tayo ng kasalanan kasi nakapasok ang kasalanan sa mundo. Kahabag-habag talaga tayo. Kailangan natin ang tagapagligtas. Ngayon, sabi dito sa Psalms o Salmo chapter 51 verse 5, sabi rito, ako'y masama na buhat ng isinilang, makasalanan na nang ako'y iluwan. Pero buha ang sanggol, kalalabas pa lang sa tiya ng kanyang nanay. Makasalanan na po. Hindi pa nakagawa ng kasalanan ng bata. Sanggol pa yan, kalalabas pa lang. Ang paglabas sa bata, anong ginawa ng bata? Uha! 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 Pero sabi dito ng Psalms 51:5, makasalanan na. Dahil sa ginawa ni Adan, kahit mga sanggol pala sa tiyan ng magulang paglabas, makasalanan na. Hindi pa tayo gumawa ng kasalanan ha, pero makasalanan na. Yan ang epekto, yan ang konsekwens na ginawa ni Adan na ating pinakaunang ninuno. Kahabag-habag tayong lahat na kailangan talaga merong magligtas sa ating kasalanan. Ngayon, dito sa Marcos chapter 7 verse 21 to 23. Itong kasalanan ginagawa na to. Ito sabi nito, sapagkat sa loob ng isang puso ng tao nagmamula ang masamang isipan at nag-uudyok sa kanya upang magkiapit, magnakaw, pumatay, mga galunya, mag-iimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingkit, paninirang puri, pagmamayabang, kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso ng tao na siya nagpamarumi sa kanya. Yan.
picture na talaga natin. Ugali na, kahit sa gusto mo sa hindi, ugali na talaga natin na mandaraya, manluloko, makikiapit, mayabang. Kasi si Adan po ang nagsimula sa kasalanan. Sanggol pa lang mismo, hindi pa nakagawa ng kasalanan, pero makasalanan na rin. Yan ang tinatawag na original sin na mana ng tao. Ngayon, dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, anong sabi? Walang taong nabubuhay sa iniigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Pero mo ha, sabi rito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkasala. Lahat talaga tayo nagkakasala o makasalanan. Habang-habang tayo, kailangan mayroong magligtas sa atin. Kailangan na mayroong tayong tagapagligtas. Dahil sa gusto mong sa hindi, makasalanan na tayo. Kahit sanggol ka pa lang na lumabas sa tiyan, tapos biglang namatay ka, sanggol, wala ka naman nagawa kasalanan, pero makasalanan na ka na rin. So, impirme pa rin ang bagsak. Kailangan talaga may Savior. Ngayon, dito sa Roma, chapter 8, verse 7, sabi nito, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, siya ay magiging kaaway ng alhayam sapagkat hindi niya sinunod ang batas ng alhayam at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Hindi talaga kayang sundin ito. Narinig niyo? Nakita niyo sa buhay niyo? Na gusto kayong gumawa ng mabuti, minsan hindi nyo magawa. Yung masama na ayaw nyo, nagulat nyo, bakit nagawa nyo? Kasi yan po ang nature natin. Yan yung tunay na pagkatao natin eh. Saan ito sa ginawa ni Adan? O, nakinig kayo, mga taga rito, taga Dumulan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Ito naman sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Sabi rito, Jeremiah 17 verse 9. Sino ang nakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Wala na pong lunas. Hindi na natin kayang lunasin. Except kung mayroong magtubo sa ating kasalanan. Sino ba ang maglunas sa ating kasalanan? Sino ang magtubo sa ating kasalanan na tayo'y lahat ay naging kahabag-habag? Lahat na tayo sa buong mundo kahabag-habag dahil sa ginawa ni Adan, tayo damay na lahat sa kasalanan. Ito po sa Gawa chapter 4 verse 12. Sabi rito, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai, sapagkat sa silo ng langit ang kanyang pangalan lamang na ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sino po Yahweh Shai? Pero sa Bible nang galing sa Vatican, Jesus Christ ang nakalagay. Pero sa original Bible, Yahweh Shai po ang nakasulat, hindi Jesus Christ. Ngayon, saan natin ang paniwalaan ang tagapagligtas? Yung Bible na hindi original, na galing sa mga salin-salin ha, o doon tayo sa original Bible. Tandaan natin, sinabi yan ni Jose Rizal, ang hindi muli, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makarating sa kaparoonan. Kailangan lumingon tayo sa simula, sa pinanggalingan, at pinanggalingan Bible, original. Kasi kung hindi tayo lumingon sa pinanggalingan, dito na tayo lumingon sa gitna at sa dulo, hindi tayo makarating sa paroonan.
ngayon, anong lingunin natin? Yung original Bible, yung Hebrew. Hindi yung mga salin-salin na. Kasi binago na yan. Ngayon, ano ba ang nakalagay sa original? Sino ba ang tagapagligtas? Yahweh Shai. Sabi nito sa English, salvation can only be found in Yahweh Shai. Because in the basement of heaven, only the name was given by Al-Hayam for the salvation of mankind. Kaya lang nakakalungkot dahil ang kinakilala sa buong mundo, Jesus Christ, thinking po nga superior yan, hindi yan totoong tagapagligtas. Ang totoo, Yahweh Shai, ang nakasulat sa original Bible. Kailangan lumingon tayo sa original Bible, Hebrew. Sabi na iba, Hebrew naman, hindi naman maintindihan. Mayroon na tayong Google Translator. Yung Hebrew salita, pwede natin matranslate sa English, pwede matranslate sa Tagalog, pwede matranslate sa Cebuano. Kahit anong lingwahe, sa Thailand, sa Indonesia, lahat ng lingwahe. Ganon ka-high-tech yun ang tinatawag na Google Translator. Na original Bible, matranslate mo, at doon ako nagugulat, ang mayawa siya pala nakalagay sa original. Hindi pala Jesus Christ, pinagluloko pala tayo itong mga Bible ito. Ngayon, nalaman doon yung Jesus Christ. Sino ba ito? Si Satanas pala yan? Muli ninyan? Naniwala na yung nagabigyan. Si Satanas pa rin yan? Si Hershios? Si Jesus? Dalawang po ninyan dyan. Jesus, Hershios, at si Rapis Christos, yung Kristo. Naloko ang buong mundo. Nabudol ang buong mundo. Sa Bible ng Pike. Kailangan lumingon tayo sa original. Yung original na Bible at ang tagapagligtas pala na magligtas sa ating kasalanan ay si Yahweh Shai, hindi po Jesus Christ. Ngayon, ngayong lahat na kanarinig, tanggap pa ninyo si Yahweh Shai na tagapagligtas, hindi si Jesus Christ? Taas ang kamay nyo. Gusto niyo maligtas, magpunta sa langit. Gusto niya magkaroon ng kaligtasan dahil ang Jesus Christ o yung Bible na pinke, na huwag, na salin-salin. Binigyan tayo ng pangalan na hindi totoo. Naling lang tayo. Ngayon, nandito na tayo. Ang binabasahan natin, original Bible. Ngayon, kayo ka doon sa YouTube channel. Yahweh Shai po ang totoong tagapagligtas, hindi po Jesus Christ. Maniwala kasi hindi bahala na kayo basta nangarami po kami. Kung hindi kayo maniwala, mapunta kayo sa impyerno, wala na kami sagutin. Sa inyo dito, wala na kami sagutin. Sinabi na namin sa inyo, kung nais nyo mapunta sa langit, Yahweh Shai po ang tagapagligtas. Yahweh Shai po, pero kung Jesus Christ pa rin kayo, mapulutin kayo, hindi lang sa kangkungan, dagat-dagatang ako. Ito po, hanggang dito na ako, Biblis ang salawang. Ayan. So maraming mga kababayan po natin sa lugar ng Muntalban ang maaring nanibago sa mga narinig nila sa ating pong laging ipinangaral tuwing Sabado ng Hapon. Ako po talaga bilang isang pastor ng Evangelical Methodist. Noong malaman po natin na ang katotohanan, ang Bible na Hebreo ay 777 books. Pero noong 70 AD, ito may nakuha ng Roman Empire at dinala sa Vatican kasama ng mga kayamanan ni Solomon. At pagdating sa Vatican, ito ay kanilang inarrange or binago. Kinanonize po nila ang Bibliang 777 books. Ang unang King James Version ng 1611 ay 80 books. At another version, nagbago ulit ang canon law, ginawang 73. At nung nag-reform si Martin Luther, ginawang 66 books lang ang Bible. Bakit ganito ang naging takbo ng pagsasali ng Biblia? Sapagkat may pangalan ng Creator na ayaw nila. Yon ang binabanggit kanina ni Bishop na ang original na katawagan bilang makapangyarihan ng ating Creator ay Al-Hayam.
noong ang kanyang pangalan ay napakilala sa Hebrew Bible, Yahawa po ang pangalan ng Ama as Creator. Nung dumating siya, nung nagkatawang tao siya para tupadin ang kanyang pagliligtas sa lahat ng lahi ni Adan, na sinasabi po sa Roma kanina na ang tao sa kanyang pagiging makasalanan ay sobra na ang kabuluban. Wala nang chance na pwedeng gumawa siya ng mabuti at maging basihan para siya ay maging matuwid sa harapan ni Yahawa na ating alahayam. Dumating ang oras, Yahawa ay nangako. Yun yung sinasabi sa Juan 1:1 at Juan 1:14. Nagsalita si Yahawa kay Adan upang pangakuan ng tagapagligtas, walang iba kundi siya mismo, dahil ang pwede lamang magtanggal ng kasalanan na nagtungis sa lahat ng tao na magiging lahi ni Adan at ni Adan ay walang iba kundi ang lumikha din. Kaya sinasabi ng Juan 1:14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa daigdig na ito. Ngunit nakakalungkot dahil nung siya'y dumating sa Israel bilang kapangalan ng kanyang ama na Yahawa at ginawang Yahawa siya, ay hindi nila ito tinanggap bagkos ito'y kanilang nireject at tinalikuran dahil hindi ito magandang lalaki. Ayaw ito ni Satanas na tanggapin ng kanyang mga lahi o lahi ng Israel. Mga kababayan po namin, yung Jesus na tinanggap natin sa 66 book, yan ay pangalan ng Greek God na si Zeus, God of Thunder po yan. Hindi po yan Jesus. Isus ang nakalagay dyan. So, I-E-S-U-O-S. Isus. So, sino yan si Isus? Siya si Zeus, the God of Thunder. So, kailan pumasok ang letter G? Paulit-ulit na namin itong sinasabi. 1524, ipinasok ni Gian Gregorio Trescino na isang German. So, nung pumasok ang letter G, nung ipinasok nila ang letter G sa alphabet ng English, Roman alphabet at ng German alphabet, sa original nga nagpinagmula ng Isus, walang ang letter G ang alphabet. Sa Greek alphabet, walang letter G. So, paano mong masasabi na Jesus ang Savior? Mas lalo na sa Hebrew, dahil ang Hebrew walang letter G. Ang Paleo Hebrew alphabet, Aba Gada Hawa sa Kataya Kalamana sa Ay Patasak Warasyata. Even ang baybayin na siyang original na lingguwahe ng mga unang tribong Tagalog, wala din po doon ang mga letter G na yan. So makikita po natin sa alphabet ng Roma, ng German at ng English. So kailan naging official ang pangalang Jesus from Isus 1769 until now? Sinasabi ng mga born again pastor, kasama ko doon, na si Jesus ay muling magbabalik. Pero ang Revelation chapter 1 verse 13 up to 14, si Yahweh siya ay na magbabalik ay hindi maputing lalaki at mahaba ang buhok. Siya ay makulot ang buhok, wool like a snow. Pupo sa ulo ang kanyang buhok na maputi, at ang kanyang kulay sa balat o ang kulay ng kanyang balat ay brown. Kaya sinasabi sa aklat ng Mateo na kapag bumalik ang King of Kings, yung nagligtas sa lahat ng lahi ni Israel at ng lahi ni Adan, iiyak ang napakaraming bansa sapagkat hindi siya kilala. Bakit? Dahil ang minahal natin mula nung pumasok ang Christianity sa Pilipinas ay isang puting lalaki. Ang pangalan galing kay Zeus, the God of Thunder. Ang katauhan, ang mukha ay galing kay Cesare Borgia. So ito po ang istorya na hindi po natin pinapansin. Walang taong nagatubili nito. Pero ngayon po, meron na kami po ang nakatuklas na ang pangalang iyan ay invented ni Emperor Constantine ng Council of Nicaea 325 AD.
Dahil ang Christianity nang galing sa Egypt, ang founder at kinikilala ng deity ay walang iba kundi si Sir Apis Christos. At doon ang galing ang dulong pangalan ni Jesus. Kaya sinasabi ng mga relihiyon na maganda ang simbahan, matulis ang tuktok ng kanilang simbahan, sila ang tunay na Christianity. Tama, dahil yung Christ nila, ayaw nilang tanggapin yung Jesus. Kasi yung Christ, yan ang una o dulong pangalan ni Serapis. Ang God of Thunder, God of Egypt, na walang iba ang founder ng Christianity. At yung Jesus, yung Isos na yan, ang katauhan si Cesar Borgia. Tao lang talaga. Kaya ano ang ating maaasahan? Wala. Ang ating aasahan ay yung tunay na nagkatawang tao, siya ang Ama, ang Creator, para patunayan na mahalaga sa Kanya si Adan at ang kanyang lahi. Mahalaga ang bansang pinili, ang Israel, na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. At ito po ang aming mga adikay, iparating sa lahat ng remnant ng Israel. Tinatawag tayo ng Abba Yahweh at tayo'y muling manumbalik sa Kanya upang tayo'y tipunin sa mga huling oras. Ang pagkakakilanlan sa bansang Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig ay ang mga tirintas ng laylayan ng damit. Pangalawa, yung mga gawain na kung saan hindi nakakabilang o nakikisa sa mga ginagawa ng pag-adisip. Pero lahat pong ito ay nawala nung sila po ay sumamba sa mga diyos-diyosan ng Babylonia. So mga kababayan po namin sa lugar na ito ng Gabulel, for the last part, kung kayo man ay nakakakita sa amin ng mga babae na aming kasama na may mga talukbong sa ulo. Ang First Corinthians po kasi, at even ang Peter, kapag lalaki ang naglalagay ng talukbong sa ulo at nananalangin sa ating maylikha, ay kahabag-habag. At kung ang babae naman ay nananalangin sa ating maylikha na walang talukbong ng ulo, kahabag-habag din. So meaning, ang lalaki kapag nananalangin sa ating maylikha na si Abba Yahweh ay hindi maglalagay ng talukbong sa ulo. So sino pala ang mayroong batas para pag nanalangin sa Yahweh ay maglagay ng talukbong? Babae po. Kaya po ang amin po mga babae minsan nakasama ay parang Muslim. Yan po ay kautusan ng Bible na ang babae magtalukbong. Kapag nangangaral ng salita ni Abba Yahweh, maglagay ng talukbong. At kapag sumamba naman kay Yahweh, maglalagay din ng talukbong. At ito po ang totoo, identity po ng lalaki at babae ang tinitingnan. Kung ang lalaki magpakalbo, karumaldumal kay Yahweh. Kapag ang lalaki po magahit ng balbas, karumaldumal kay Yahweh. Alam niyo po ang bansang Israel, at tayo po bilang mga remnant na nagkalat dito sa Pilipinas, paano po natin mapapatunayan na tayo pala'y kabilang sa remnant na Israel? Una, laylayan ng damit na mayroong fringes. Pangalawa, yung tinutuli ang mga lalaki sa bansang Pilipinas. Yan po ang patunay na tayo po ay kabilang sa mga lahi ng Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Mga kababayan ko, balikan natin ang tunay na maylikha, si Abba Yahweh ang tunay na alahayam. Balikan natin si Yahweh Shai, ang nag-iisang nagbubo ng dugo para iligtas tayo sa ating karumihan, sa ating kasalanan. Siya ang tunay na nagligtas sa atin, tinalikuran at hindi tinanggap, pero muling magbabalik bilang dakila at makapangyaring hari upang ibigay sa atin ang kanyang ipinangako, ang buhay na walang hanggan at ang pag-asa na walang hanggan. Be blessed and shalom. Tayo po'y manalangin, o aming Yahweh, patuloy mong pagpalain ang mga nakarinig sa lugar na ito. Nasaktan man ang aming kalooban dahil sa katotohanan ito, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang nagbibigay ng kaunawaan sa lahat. Pagpalain mo ang mga kababayan po namin sa lugar na ito upang makilala nilang lubos ang iyong dakila at nag-iisang banal na pangalan, aming Yahweh Alayam. Purihin ka,
sinasamba ka namin sa pangalan ni Mashiach Yahawashai. Yaman. Yeah.